As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Privilege po na meron tayong lakas, at ang lakas na yan galing sa Lord. Gagamitin natin yan para pagpupuri sa Lord. Lahat ng bagay na meron tayo, ibabalik natin sa Lord. Amen! Come on, let's worship God! Woo! Hey! Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga papak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Katulad ng mga agila. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pagpag. Tayo'y magdadala, amen, ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos, sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Amen! Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama! Magsama-sama na. Mag-apoy sa ngalan Niya. Ang gawa ng Diyano ay tupukin na. Let's declare this. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Amen. Ito ang panahon ng pagbabalik loob ngayon, sa Kanya. Magsama, sama-sama na. Mag-apoy, mag-apoy sa ngalan Niya. Ang gawa ng Diablo, ang gawa ng Diablo ay tupukin na. Gumpay niya.
ang panahon di na uso ang mag-backslide. Amen! Ito ang panahon ng pagbabalik loob. Kanino? Sa kanya, sa Lord! Magsama-sama na mag-apoy! Mag-apoy sa ngalan niya! Ang gawa ng Diablo ay tupukin na! Best clap para sa Lord. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. Woo! Sabi mo sa tabi mo, malakas ka na. Gamitin natin sa Lord, ha? Gamitin natin sa pagtulong sa mga tao. Sabi po ng, ano, ng word ng Lord, sa Mark, Mark 4, verse, alive tayo, wait lang. 34, sabi po ng word ng Lord doon, let's go to the other side, sabi ni Jesus. Let's go to the other side. Then that time po, ay biglang may dumating na unos. Sino po yung nakalala, may dumating po unos dito, may lumubog. So yung unos na yun, hindi po inaasahan. Sa buhay natin, hindi po alam kung ano yung unos na dinadaanan mo ngayon. At para pakiramdam mo, pakiramdam natin, lulubog tayo. Pero ang maganda, alam niyo ba, doon sa bangka, nandun po si Lord. Kaya lang natutulog. Tingin mo katabi mo, buti gising. si Lord po natutulog. At we believe na kahit si Lord natutulog, even Jesus is sleeping, He know what's happening. Alam niya kung ano ang nangyayari. Kaya lang, nga, bilang tao, bilang mga disciples, sometimes yung trust natin sa Lord, yung tiwala natin sa Lord, pag kami mga unos na dumarating sa ating buhay, natatakot tayo. Kasi binanggit doon, sabi doon, tam term ng mga disciples, guro, lulubog po tayo. Mapapahamak po tayo. Wala ka bang pakialam? Alam niyo po, sa buhay natin, si Lord may pakialam. Kasi tumayo si Lord at sinaway niya yung malakas na unos at tumigil. So, hindi ko po alam personal na sitwasyon in life, condition in life, pero lagi po tatandaan, si Lord kasama natin. At lahat ng bagay, lagi natin i-surrender sa Lord, hingin ang tulong sa Lord. Lagi po tayong mag-pray. God answer our prayer. Bakit? Mahal na mahal po tayo ng Lord. Come on, let's continue to worship the Lord. Let's sing this song. It's our declaration. Lord, we honor you, Jesus. When heaven you can hear, I know you're drawing near as I worship. Held within your love, the wind and waves will come, but I'll stay here. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. Again, you are Lord of all.
And though the seas are raging, you will speak and tame them. You I find my rest. You are in control. Yes, Lord, thank you. Thank you, Jesus. You are in control. Through valleys I will trust. Your spirit is enough to keep me walking. Yes, Lord. You guide my every step. Speak life to me again. Lord, I need you. Oh, I need you. I lift my hands to heaven. Hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. And you abide my rest, you are in control. I lift my hands, I lift my hands to heaven. Hear my heart surrender. I tell my soul again, yes, Lord, you are in control. Yes, Lord. And though the seas are raging, you will speak and tame them. And you abide my rest. You are in control. I lift my hands. I lift my hands to heaven. Hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. You abide my rest. You are in control. Yes, Lord. You are in control. Declare this. It's our declaration. Now, Lord, I will trust in you. No matter what happened, no matter what situation, we will trust in you, Lord. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning in the end. More than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust, Lord. We will trust you. Only you. No one can add to your perfection. You're the beginning in the end. More than I can comprehend. There is no one like you, no one. We will trust you, Lord. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning in the end. More than I can comprehend. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end. More than I can comprehend. There's no one, there is no one like you, Jesus. I lift my hands to heaven. Lord of all. And though the seas are raging,
lift my hands, we lift our hands, Lord. Hands to heaven, in my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest, you are in control. I lift my hands to heaven. Just raise up your hands towards heaven and have this in your spirit. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, yan ay mga karanasan na dapat meron kang matutunan. At sa mga bagay na pinagdadaanan natin, sa mga bagay na natututunan natin, sometimes hindi yan maganda, sometimes maganda yan. Sometimes madilim yan, sometimes maliwanag yan. Sometimes masarap, sometimes mahirap. But always remember that God is in control. God is in control. He knows what to do. Alam niya kung ano ang kanyang gagawin. At hindi siya nakukot by surprise. Because He is the omniscient God. Alam niya kung anong sitwasyon natin, alam niya ang kondisyon natin. Ang mahalaga sa anumang sitwasyon at kondisyon natin, meron pong nangyayaring spiritual development sa atin. Lalo tayong napapalapit sa Diyos because our God is in control. At alam niyo po, yung fully control na buhay natin, yan po nagmamanifest ang glory, nagmamanifest ang power, nagmamanifest ang miracle. Are you excited to experience the glory, the power, and the miracle of God in your life? Just surrender everything to God. Just raise up your hands and we will pray together. Father, thank you for this wonderful opportunity, O God, to be with you, to be with your presence. We acknowledge your presence in the midst of us, O Lord. You are the most powerful God. And you are in control. You can do whatever you want. Father, kagaya po ni Jesus nung pong nasa panahon na sila po ay nasa unos, there is a raging storm. Jesus commanded the storm and the storm still. He will become calm and become still. Lord, ganun din po sa buhay namin. We acknowledge that you are the unchanging God. You are a miracle-working God. Maybe sa buhay namin ngayon, meron pong storm, may mga circumstances kami, Lord. But help us to learn, Lord. Help us to grow and help us to love you more. And Father, we are so excited to your word, oh God, this morning. And Father, bless each and every one of us. Give us wisdom. Give us understanding, oh God, about your word. This is what we pray. Change us, Lord. Change me, Lord. Use me, Lord, for your glory alone. Thank you so much, God. This is what we pray in Jesus' name. Amen and amen. Bigyan natin ng the best clap si Lord. He is the best God. Bigyan mo ng high five yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, welcome to worship. So, nasa kaliwa, bigyan mo ng high five. Bigyan mo ng high five yung nasa kanan. And let us sit properly. And excited ako sa word ng Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. No? Woohoo! Sino masayang-masaya sa lugar na ito? So, meron pa pong mga bakante dito sa harapan. Pwede pong pumunta dito. Lumapit tayo dito sa harapan. And I'm so excited to share this word to you this very moment. No? Pwede po, lapit po tayo dito. No? If there is always limitation, there is innovation. No? Limitado yung lugar natin, pero I do believe that God will do amazing things. No? Sino dito excited ka po more?
Excited for more? Pwede yung pakikaway-kaway yung mga excited? You want to receive something new, something fresh from the Lord right now. So, let us dwell in the word of the Lord in the book of Matthew chapter 6, verse 6. So, ito yung sitwasyon na kung saan itong si Jesus, yung kanyang mga mahal na alagad, tinuruan po niyang manalangin. Alam niyo po ba na may mga bagay sa buhay natin na pinagbabawal ang Diyos, pero may mga bagay din na pinagagawa ang Diyos sa atin. At ang nakakalungkot pagka minsan, yung pinagbabawal ng Diyos, yun ang gusto nating i-touch. Pero yung mga gustong i-touch ni Lord, ayaw nating i-touch. No, pakisabi sa katabi, buti na lang nandito ka ngayon. Are you excited to touch the things that God wants us to touch? So may mga bagay na gustong pahawakan sa atin ng Panginoon, gustong ipuin natin, maranasan natin, matouch natin, at yun po yung magandang pag-usapan natin ngayon. So I just want to share this word to you, time to pray. Time to pray. So yun po yung bagay na dapat matutunan natin sapagkat kung gusto nyo ng significant life, victorious life, conquering life, learn to pray. No, learn to pray. At ang pananalangin, mga kasama, yan po yung itinuro ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng pagtuturo niya sa kanyang mga alagad. Sino dito yung mga alagad ni Lord? Tagasunod ni Lord. No, na willing matuto. So sabi ho ng verse, sabi ng verse 6, Matthew chapter 6, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Are you excited for the reward? Are you excited for the reward? So may mga bagay sa buhay natin na dapat maintindihan. Hindi pala lahat ng prayer nire-receive ni Lord. May mga bagay din pala siyang nire-reject. So ang context po nito, because it is all about His disciple teaching them. Ang context po nito, gusto kong ipakita sa inyo na hindi lahat ng prayer tinatanggap ni Lord. Hindi porke nag-pray ka, inaccept ni Lord. So sabi yun ng verse 5 as a context, and when you pray, do not be like the hypocrites. Pakisabi, do not be like. No, lakasan natin, do not be like. So ibig sabihin, may mga bagay pala na sabi ni Lord, do not. Even though you pray, but do not delight. No, do not be like. So yan po yung bagay na dapat maintindihan natin na kapag tayo pala magpe-pray, God is allowing us to touch the heaven. Hello? Sino dito yung excited ka, i-touch mo yung heaven? Sino dito yung excited ka naman na mag-detouch ka sa hell? Hindi pwedeng mag-touch ka sa heaven pero gusto mo rin i-touch yung hell. Hello, somebody in this place? If you want to touch the heaven, you must detach to hell. Hello? Sabi mo sa katabi mo, meron ka talagang iiwanan? At kailan, huwag mo nang babalikan? Meron ka bang iniwanan na binalikan mo? At meron ka bang inaasahan na magkabalikan pa kayo? Ay, asa ka pa. So mga kasama, gusto kong maintindihan yung mabuti na ang Diyos ay mapagmahal at gusto niya na merong mangyari sa panalangin natin. God teach us how to pray. But this context is all about the context, the model of prayer. But we are not going to the model prayer. But we are going to what God wants us, our attitude when we pray. So kaya mga kasama, ang popokusan natin dito mga kapatid ko, yung bang attitude, pakisabi attitude. So napakahalaga po sa pag-uugali natin, doon sa conviction natin, doon po sa desire natin mga kasama, na alam natin na merong isang makapangyarihang Diyos. No, nang sabi ng verse, but when you pray, go into your room. Pakisabi sa katabi, go into your room. So what is that room? Tingnan nyo po yung TPT version. Gusto kong dalhin kayo doon sa lugar na ito. Sabi niya, but whenever you pray. Sino dito nagpe-pray? Amen.
No, sabi diyan, go into your innermost chamber. So the innermost chambers is not the room, but it is who we are. It is who you are. Hello? So mahalaga po sa buhay natin, yung bang alam mo kung sino ka. And then ang sabi niya, and be alone with the Father. May mga bagay sa buhay mo talaga na kailangan mong mag-isa. Hindi mo kailangan ng kasama. Kailangan mo mag-isa. Sino dito yung nararamdaman mo pag nag-iisa ka? No. Alam mo ba, pag nag-iisa ka, sabi ni Lord, hindi ka kawawa, ikaw ay pinagpala. Kasi pag nag-iisa ka, ako ang kasama mo. Kaya hindi ka dapat malungkot. Hindi ka ape, hindi ka kawawa, ikaw ay pinagpala. So dapat maintindihan natin ito, mga kapatid ko, maunawaan natin mabuti na ang sabi diyan, alone with the Father. So there are times in your life that you are alone with the Father. And then ang sabi niya, praying to Him in secret. Pakisabi siya katabi, secret. Sino dito merong secret? Hello? Gusto kong sabihin sa inyo, hindi lahat ng secret kay Lord. Meron ding sikretong sa demonyo. Tinan mo yung katabi mo. May sikreto ka ba? Anong klaseng sikreto yan? Tanda nyo, lahat ng sikreto, alam ni Lord. Sapagkat ang sabi niya, and your Father who sees all you do will reward you openly. So gusto kong maintindihan nyo, gusto kong makuha ninyo, lahat ng bagay na nangyayari sa natural, nangyayari sa physical, nagmumula muna sa spiritual. So your secret place is the manifestation of what kind of life that you have. If you have secret, the prayer with God, the relationship with God, and I tell you, your life will be blessed. Because what is in the secret, it will manifest. Come on. Sino may naiintindihan? Kaya lang, hindi lahat ng sikreto, kasama mo si Lord. Ibang sikreto, yung sikreto ng kaaway. Sikreto ng kadiliman. Sabi mo sa katabi mo, do not touch. The things that is influenced by darkness, only touch the heaven through prayer. Sino may naiintindihan? Mga kasama, pwede bang pumalakpak yung may naiintindihan? So, everything that happens in the physical, in our life, it is just a result of secret place. Tinan mo yung katabi mo, may sikreto yan, ha? So, magre-reveal sa natural life. Kung ano ang itinago mo, yan din ang lalabas. Huwag kang mag-alala, lalabas yan. Pagka meron kang itinatagong sama ng loob, ang labas niyan, si Mangot. Tinan mo yung katabi mo. Yan, yan. Uy, ngumiti na. So may na-address tayo ngayon. Tama po ba, mga kasama? So kapag ka ang itinatago ay kawalang pag-asa, malungkot yan. Hindi na excited yan. So yung lahat ng bagay sa sikreto, tandaan nyo po, mga kapatid, kung gusto mo magtagumpay sa buhay, ang sikreto, manalangin na kasama ang Diyos. Sino dito may naiintindihan, mga kapatid ko? So kaya, lahat ng bagay, pwede nating i-conquer, pwede nating i-gawing maganda ang lahat ng bagay, depende sa sekreto mo. Hello? Sabihin mo, kumusta ang sekreto mo? No, sino po dito yung may naiintindihan, mga kapatid ko? So doon sa verse, tinuturuan tayo ng verse na yun na magkaroon po tayo ng attitude. So number one thing that we need to understand, when we pray, because this is the time to pray. When we need to pray with intimacy. Pray with intimacy. So intimacy, intimate, ginagamit lang po ang intimate sa husband and wife. Ang intimate exclusively for husband and wife. The intimate is all about the intercourse. Sexual intercourse. It is exclusively for husband and wife. Hello? Sex is beautiful. Sex is holy. Hello? Tama po ba, mga kasama?
Sex is beautiful. Sex is holy within the bound of marriage. So sex is not something to explore because that is intimacy. Hello, something. Hello, kaway-kaway ang mga anak ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, intimacy. So we need to understand that those things are designed by God for us to enjoy. So when you pray, like husband and wife, with intimacy. So what is the purpose of intimacy? Satisfaction. Hello? Sino dito, alam mong kulang na kulang ka, may hinahanap ka sa buhay. Sabi mo sa katabi mo, sana wag ka magkamali ng hinahanap. Yung iba hinanap ang buhay nila sa katagumpayan. Kapag nakapag-aral, nakapagtapos, nagtrabaho, akala nila tagumpay na sila, pero may kulang pa rin. Tama? Akala nila lugar, papasyalan nila yung mga lugar, pero pag uwi nila, nakapamasyal nga sila, malungkot pa rin. Akala ng iba, pera. Pero lagi yung tatandaan, mga kasama, mga kapatid ko, it is all about God. Sabay-sabay nga natin sabihin, God. So it is all about intimacy with God. Kapag ka po kasi nagkakaroon ng intercourse ang husband and wife, wala pong pilitan yan. They do it willingly. Sabihin mo sa katabi mo, walang pilitan. Kusang loob. Bumibigay. Nagbibigay. Para sa kanyang kapareha. So that is intimacy. Tandaan niyo po, ang intimacy hindi ginagawa in public. Hello? Hello? Do it in secret, not in public. So, you need to understand when you pray, you need to do it in private. So, it means to say, your private life, the product of it is your public life. Kung anong klasika doon sa sekreto, yan ang mabubulgar pag lumabas. Pag sa labas, pakisabi sa katabi, si Lord lamang. So it is all about intimacy. Kaya nga, ano ang sabi doon? Sasaraduhan mo yung pinto. Anong ibig sabihin yan? Para walang istorbo. Sabi mo sa katabi mo, walang istorbo. Kayo lang ni Lord. So mga kapatid, kaya napakaganda ng design ng Panginoon sa mga mag-asawa. Kaya yung mga single dito na nandito ngayon, alam na, manalangin na kayo. Parang ayaw nyo pa. Manalangin na kayo. No? Go to the innermost. Anong ibig sabihin niyan? Hindi po siya madaling matagpuan. So, kayo lang talaga ni Lord, natatago yan. Kaya kung ano ngayon ang nangyayari sa buhay ko, iresulta lang yan ang private life ko. So, that is my secret. That is my secret. Are you ready to develop your secret? So we need to have that intimacy with God secretly. And do not have intimacy with the devil secretly. So the problem is, kaya hindi ka nagkakaroon ng intimacy with God, ang problema, nag-i-enjoy ka sa intimacy with darkness. The influence of darkness. But the problem is, every time you give into the influence of darkness, it ruins your life. It brings problems to you. Tingnan mo yung katabi mo, buti na lang. Nandito ka ngayon. So hindi ho lahat ng sekreto na hindi nahuhuli tama. Kapag mali po yan, kahit na sekreto yan, mali yan. Come on! Sino may naiintindihan dito? Pray with intimacy. Are you excited for this? Close the door. Do not allow someone to disturb you. Sabi mo, walang makaka-istorbo sa akin. Sa private place ko. Kaya, kung gusto mong maging victorious, in your private place, in your secret place, you are victorious. So, hindi ka pwedeng maging matagumpay sa buhay na wala kang secret place. Your secret place must be God. So, we need to pray. Time to pray. So, because everything is possible for God. Everything are possible for God. Sabi mo sa katabi mo, walang hindi kaya si Lord.
With conviction, walang hindi kaya si Lord. So may mga sitwasyon, may mga kondisyon ka sa buhay, walang imposible sa Diyos. Lahat kaya ni Lord. But it must happen first in your private life. Hello, somebody? Kawai-kawai? How's your private life? Are you talking to your God? Or are you enjoying the influence of the devil in your life? So you cannot have intimacy with the Lord if you are entertaining the evil idea, evil suggestion of your life. So always remember that evil is darkness. So if you are in the dark, wala kang makikita. Wala kang pag-asa. Kapag ka po tayo ay nasa kadiliman, wala kang nakikita, wala kang direksyon, pero pwede kang mauntog. Pwede kang madapa. Pag madilim ka, ang sitwasyon mo, wala kang magawa. Sabihin mo sa katabi mo, lumabas ka na sa kadiliman at pumunta sa kaliwanagan. Gusto ko pong sabihin sa inyo ngayon na kayo po ay anak ng Diyos. Kaya dapat po ang impluensya ninyo sa buhay, kaliwanagan na mula sa Diyos. Huwag na po kayo yung ordinaryong Kristiyano na para pong nagpipiko. Nakaranas na kayo maglaro ng piko? Yung pong nakapiring, nakatingala, tapos tumatalon? Tapos pagtalon niya, step? No. Pagtalon niya ulit, step? Yes. Hindi po buhay natin, yes and no. At hindi ka rin nanghuhula. Dapat puro yes. Kapag may sinabi si Lord, yes. Come on, bigyan natin the best clap si Lord, mga kasama. So kaya, importante, yung spirit mo, alam mo na kasama mo si Lord. Alam mo na may gagawin si Lord. So we need to pray with intimacy. So that's why sabi ni Jesus, do it in secret. Close the door. Pakisabi sa katabi, close the door. And do it in secret. So kasi meron po kapag ka po intercourse ng husband and wife, meron po yung intimacy. Ano yung intimacy? Nagkakaroon po ng union. Sabay-sabay nga tayo, union. So nagkakaroon po ng union, nagkakaroon ng pagkakaisa, nagkakaroon ng pagbubuhol. Nagbubuhol ang kanilang isipan, nagbubuhol ang kanilang damdamin, nagbubuhol ang kanilang kalooban. That's why that is very important, yung intimacy na yan. Pakisabi sa katabay, buti na lang, naka-attend ako ngayon. So anong ibig sabihin dyan? Yung isipan natin, dapat hayaan natin pasukin ang isipan ng Diyos. At mas makapangyarihan ang isipan ng Diyos kaysa isipan natin. Pag pinasok ng isipan ng Diyos ang ating isipan, yung isipan mong nadidiliman, yung isipan mong maliit, maliliwanagan at lalaki. So kaya kapag ka wala kang intimacy kay Lord, punong-puno ng kadiliman ang buhay mo, marami kang ganito sa buhay. Hay nako. Hay nako. Naranasan nyo na yun, marami kang hay nako. May problema ka na nga, pasaway pa mahal mo sa buhay. Ay nako, pagod ka na nga, hindi ka pa tinutulungan, ay nako. Pagod na pagod ka, wala kang pera, ay nako. Pagod na pagod ka, wala kang pera, mga kasama mo sa buhay, pasaway pa, pabigat, ay nako. Tama pa ba? Sino nakakaranas ng ganon? Ay nako. So those are ay nako moments because you are in darkness. Kaya ka nahihirapan kasi wala kang solution, wala kang formula. Let's do the math. Math is easy. Do not fear on number. Pakisabi sa katabi ko, matakot sa numero. Kaya nahihirapan po sa math. Alam niyo ang problema? Hindi yung numero, ang formula. Kapag alam mo na ang formula, nakita mo na siya kung paano gawin. Meron ka ng solution. Madali lang pala. Pag nakita mo yung formula, pag nakita mo yung solution, tapos ka na sa high naku moment, and welcome! Kaya pala moment. Kaya pala dumaranas sa buhay ko yon. May mga bagay palang pinapaiunawa sa akin ng Panginoon. Ang problema, hindi po si Lord. Ang problema ako pala. Kaya bawat bagay na ginawa mong kapalpakan, nagdudusa ang mahal mo sa buhay. Nagdudusa ka rin. But I tell you, pwede kang maging victorious. Pakisabi sa katabi, pwede kang maging victorious. Saan magsisimula yan? Sa iyong secret place.
So bago ka lumaban sa gyera, abay lumuhod ka muna. Bago mo desisyonan na isang bagay, lumuhod ka muna. Sino excited dito mga kasama? Na yung isipan natin, papapasok natin sa isipan ng Diyos. Yung damdamin natin, papapasok natin sa damdamin ng Diyos. Yung kalooban natin, papapasukin natin ang kalooban ng Diyos. Kaya pakisabi, buksan mo ang pinto ng iyong sarili sa Panginoon. Pag pumasok na ang Panginoon, sabi mo, pag pumasok na ang Panginoon, saraduhan mo na yan. Bakit? Magpipilit buksan ang kaaway dyan. Kakatok yan. Mangi-istorbo yan. Pakisabi sa katabi na, istorbo ka na ba? Sapagkat ang gusto ng kaaway, huwag kang manatili sa liwanag. Ang gusto ng kaaway, may kaunti ring kadiliman. Bawat kadiliman ng buhay mo, hiwaga sa buhay mo. Hindi mo alam ang solusyon. Sabi mo sa katabi mo, may kadiliman ba sa buhay? Sino dito yung bahagi ng buhay mo na ngayon, madilim ang finances? Hoho! Madilim ang relasyon? Hoho! Bakit? Eh ngayon, alam niyo ba, pag tinanong yung tao, kumusta relationship mo? Complicated. Proud pa sila ngayon. Parang status mo yan sa buhay? Hindi ka pinanganak para sa komplikadong buhay. No, sino dito yung masayang-masaya, may gagawin matindi si Lord sa'yo. So, ito yung bagay sa buhay natin. Napaka-importante na meron kang secret place. And the secret place is not your place of sin. It is not the place of darkness. It is not the place of the enemy. But it is the place of God in your life. So, kaya kung ngayon, parable pa sa'yo, mahiwaga pa sa'yo kung paano magkapera, tandaan mo, know the formula. Know the solution. And you will begin, aha, moment. Kaya pala. Ngayon, alam ko na. Pag alam mo ang solution, iba ka mag-isip. Iba kang gumalaw. Iba kang ngumiti. Iba kang magsalita. Bakit? May solution ka. Pero yung mga problemado, tingnan mo yung katabi mo, yung mga problemado, iba yan. Sino may naiintindihan dito mga kasama? Dinisenyo ng Diyos para ikaw ay magtagumpay. Pero ang tagumpay mo na sa secret place. Kaya huwag kang magtatago ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Do not touch the untouchable. Parang si Eva, tsaka si Adan, sabi ni Lord, huwag mong hawakan yan, huwag mong ihipuin yan, pero hinawak, hinipo, kinain. Kaya naging miserable buhay. Sino dito, excited ka na? Ikaw ay kamukha ni Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, ang kalooban ko, sundin ang kalooban ng Diyos. Ang pagkain ko, sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya mga kasama, mga kapatid na nandito, dumating din po siya sa testing. Tandaan niyo po, ang privacy ng buhay mo, tetestingin. Kaya lahat ng bagay sa buhay mo na ginawa mo sa public, magmamanifest yan sa private. Ang ginawa mo sa private, magmamanifest yan sa public. Kaya po si Jesus, noong pong tinetest yung kanyang intimacy, nasa Garden of, nandun po siya, pagkatapos po niya ng Garden of, nasa Garden of Eden po siya. Garden of Gethsemane. Doon po siya nagtagumpay na nagtagumpay. Alam mo kaya siya nagtagumpay? Marami rin namang mga tukso sa kanya eh. Simula nung magsisimula siya hanggang doon sa katapusan ng buhay niya, puro tukso. Sabi mo sa katabi mo, kaya magpasalamat ka. May tukso. Kung bakit may tukso, huwag po kayo matakot sa tukso. Ang matakot kayo pag naging taksil ka. Ang tukso, pang testing po ng katapatan yan. Tino mo yung katabi mo, buti na lang, nandito ka ngayon. Sino masayang-masaya dito na kahit na anong tukso, tapat tayo. So kaya, pagka meron pong mga bagay na to sa buhay natin, siguradong magtatagumpay tayo. Sino dito yung masayang-masaya kasi naka-attend ka ngayon? So, hindi lang tayo magpe-pray with intimacy, we need to pray even you don't see it. We need to pray even we don't see it. Kahit hindi mo nakikita, mananalangin ka. Kahit hindi mo nararamdaman, mananalangin ka. Because you know that God is in control. And He is a powerful God. He can do whatever He wants. May mga bagay na gagawin si Lord, ang problema lang tayo ayaw. Ikaw lang ang pumipigil sa pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. You are born with all kinds of blessing in your life. Your life is full pack of blessing.
pulpak of miracle, pulpak of abundance, pulpak of victories. Yan ang buhay mo. Kaya lang, sa buhay natin, meron testing. We need to pray even though you don't see it because you know that God will do something in your life. I remember the story in the book. One time, merong isang lalaki doon na yung kanyang kamay patay. Meron siyang crippled hands. At meron siyang problema yung kanyang patay na kamay, hindi po nagpa-function, hindi fruitful, hindi productive yung kanyang kamay. Patay. So, ibig sabihin, wala pong magawa. Tinan mo yung katabi mo. Kumusta kaya ang kamay niyan? Hello? Sino may naiintindihan, mga kasama? Alam niyo, nung makita ito ni Jesus, sapagkat si Jesus, he is in a habit of blessing his people to those who trust him, to those who listen to him, and to those who obey him. Yan lang po ang blessing. He looked around at them and merong lalaki, tinignan niya, maraming mga tao. Kaya tandaan niyo po, ang miracle ni Lord para lang sa mga sumusunod. Hindi po para sa lahat yan. It is possible na ikaw ay Kristiyano pero ang buhay mo walang milagro. Hindi dahilan sa walang Lord, hindi dahilan sa hindi mo magagawa si Lord. Meron lang problema. Hindi problema ang Diyos, hindi problema ang demonyo, hindi problema ang salita niya, ang problema tayo. Pakisabi sa katabi, tayo ang problema. Sino dito may mga patay sa buhay mo? Patay ang relasyon, patay ang finances, patay ang pangarap, may mga patay. Pero may gagawin si Lord. Even you don't see it, even you don't feel it, God is at work. Come on! Sino may natututunan, mga kasama? He looked around them all. Tiningnan ni Jesus lahat. And then he said to the man, the crippled man, yung pinkaw, yung hindi magalaw yung kamay. He said to the man, stretch out your hands. Oo. Pakisabi, stretch out. Stretch out your hands. Imagine mo yung batang ito, yung taong ito, pinanganak siya na gano'n ang kamay. For how many years gano'n yung kanyang kamay? Sabi mo sa katabi mo, matagal ka na ba? Na ganyan ang sitwasyon sa iyong buhay. Merong gustong gawin sa iyo si Lord. Amen? May gustong gawin sa iyo si Lord. It is not the Word of God. It is not Jesus. But ang gusto kong makita dito mga kasama, yung pong tao na ito, sabi ni Jesus sa kanya, merong instruction. Hindi sinabi ni Jesus, be healed. Hindi sinabi ni Jesus sa ganun, gumaling ka, magkaroon ng laman ang iyong amay. Ang sabi ni Jesus, stretch out your hands. Patay na kamay, komang walang magawa. Pero sabi ni Lord, iunat. Lord, nilulokong ba? Patay nga eh. Pauunat mo, patay oh. Pero hindi ganun ang spirit ng mama. When he heard the word of God, meron siyang conviction. Meron siyang passion to obey the word of God. You know, sometimes in your life, kaya hindi mo na-experience ang blessing, kaya hindi mo na-experience ang miracle, you don't obey God. May gustong gawin sa'yo si Lord, ang problema, masyado kang antagonist. Masyado kang hard-headed. Masyado kang nagre-rely sa alam mo, hindi doon sa pagiging masunurin mo. Hello? Sino may naiintindihan? So yung patay na kamay, mga kapatid, no? Hindi ko alam kung gaano yung kapayat, butot laman yun lamang, butot balat yun. Sabi ni Lord, stretch out your hands. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng stretch out? Iunat. Pakisabi sa katabi, iunat. Alam niyo po, minsan, kaya hindi ho maiunat yung baluktot, wala po doon sa physical, nasa utak. Tinan mo yung katabi mo, problema talaga utak. Kaya huwag kayo masyadong magre-rely, huwag kayo masyadong bibilib sa matalino. Ang bumibilib ako sa masunurin. Yung mga matalino, wala masyadong significant sa life niyan. Mga kasama, are you excited for the significant life? So mga kapatid ko, sabi ni Lord, stretch out your hands. So hindi siya nag-reason out, hindi niya tinignan ang situation niya, hindi niya kanya tinignan ang kanyang condition. Pero ang ginawa niya, sumunod siya doon sa word.
Stretch out your hands. Hirap na hirap yan. Hindi madali yan kasi matagal na ganun. Hirap na hirap siya, pero habang ginagawa niya yon, nahihirapan siya, nasasaktan siya, pero ini-stretch out niya. Come on, somebody in this place. God wants to heal you. God wants to perform miracle in you, but the problem is you don't want to stretch. Gusto mo ganito ka lang. Pero sabi ni Lord, stretch! Hindi madali ang ini-stretch. Pero may miracle. Kung gusto mong mangyari sa buhay mo, sa pamilya mo, pa-stretch ka! Kaya hindi makakilos sa'yo si Lord ng mga bagay na magaganda kasi nandun ka lang. Gagawa ko, pingkaw ako. Patay nga ito eh. Oh. Sabi ng doktor, wala na itong pag-asa. Yes. Mga doktor, sinabi yan, pero sinabi ni Lord. Amen. Kaya lang mangyayari yon kapag sinunod mo. Amen. Hindi pwedeng, miss, uy, pakiunat naman ng kamay. Walang tumulong sa kanya. Pakisabi sa katabi, buti na lang, naka-attend ako ngayon. Kaya hindi pwedeng pray ng pray lang. Dapat nag-i-stretch ka rin. Panginoon, bahala na po kayo. Sabi ni Lord, ikaw, anong gagawin mo? Ang gagawin mo, stretch! Stretch! Hindi lang ganito! Hindi lang ganito! Ganito! Come on, somebody! God wants to perform miracles in your life, but it is you! Nothing but you! It is not the enemy, it is not God, but it is you. You don't want to obey. Sabi mo sa katabi mo, pa-stretch ka. Sino dito excited? Magpapa-stretch na ako. Yung palang pag-stretch ko, may blessing pala sa life ko yun. Kaya pakisabi sa katabi, stretch. Stretch. Sino dito yung kapag ini-stretch ka, magpapasalamat ka. Kasi na-expand ka, tinidevelop ka. Even though it is painful, even though it is hard, you know that God will reveal His glory to your life. Yung mga patay, sumunod ka lang, nabubuhay. Come on. Bigyan natin the best clap si Lord. Come on, come on, come on. We cannot afford to be an ordinary, to have an ordinary life. We cannot afford to have an ordinary family if you are not intentional in doing God's vision in your life. Doing, obeying God's word in your life will become miserable. Your life is in darkness. Your family is in darkness. Why? The problem is your attitude. Your character. Ganito lang ako. Ito lang kami. Hindi kami pwedeng pakialaman. Sabi ni Lord, stretch. Come on, sino may naiintindihan? Sino masayang-masaya na nasa lugar na ito? O kaya pakisabi sa katabi, break your limitations. Even though it is hard, even though it is painful, stay obey. Hindi pwede nga, nandito pa lang, siguro unti-unti yung nagkakamasel, unti-unti, pero masakit eh, masakit eh. Hindi ko alam kung nakatitig siya habang sumusunod. Hindi ko alam kung nakatingin siya kay Jesus, pero ano man ang sitwasyon, saan man niya siya nakatingin, pero ang focus niya, ang ginagawa niya, sinusunod niya si Lord. Amen. Kaya naniniwala ako, unti-unti siguro ginaganon niya, tapos ginaganon, nagkakamasa, nagkakaroon ng strength, siguro gumaganon-ganon siya, tapos ginaganon yung daliri niya, gumagalaw, tapos kung gumaganon, nagkakamasel. Mga kasama, kung nagawa yun ng Diyos noon, magagawa din niya ng Diyos ngayon. It's time to pray. Milyonaryo ka na sana, ikaw lang ang problema. Hindi ang demonyo, hindi ang Diyos. Pull pa ka ng blessing. Ang problema lang sa yung obedience mo sa Lord. May pinasasabi na sa iyo si Lord, kaya lang nag-i-stay ka dito sa influence of darkness. Nakukontento ka sa kakaunti. Pero nandun na abundance. Nandun na significant. Wala dito.
Hindi lahat ng sekreto mo maganda. Pero pwede ba ngayon, ang lahat ng sekreto natin, pagandahin natin? Sino excited ang sekreto mo, pagagandahin natin? Yung bang pag na-bulgar ka, magre-reveal ang glory ni Lord? Alam mo, kahit may sakit yan, pero mukhang wala sakit. Ang lakas-lakas natin mo. Imagine mo, may problema yan, pero nakangiti pa yan. Bakit? May pag-asa buhay niyan eh. No, imagine mo ha, yan ngayon, wala yung pambili kasi estudyante pa yan, wala pang pera yan. Pero iba ang galawan niya, nalilibre na yan ngayon. Bakit? Kasi alam niya yung abundance galing kay Lord. Stretch, pakisabi stretch. Sino dito excited yung magpapa-stretch? Kaya hindi pwedeng konti-konti lang. Aatid ako kung kailan ko gusto. Aatid ako kung kailan may time. Aatid ako pag hindi puyat. Aatid ako pag hindi pagod. Ayaw mo kasi magpa-stretch. Ayaw kong sumunod kay Lord. Kasi pag sumusunod kay Lord, nahihirapan. Sino sabi sa'yo? Hindi pa hirap ang pagsunod sa Lord. Blessing. Amen. 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 Sino dito excited? Susunod ako sa Lord. Lord, kung ano man ang gusto mo sabihin, kung ano man gusto mo paggawa ko, susundin ko yan. Because my life belongs to you. I mean, in conference, ang ganda nun sa conference, sa creation ni Lord. Sabi ni Lord doon sa tubig, sabi ng Lord doon sa tubig, magkaroon ka ng isda. At nagkaroon ng isda doon sa tubig. Tandaan niyo po, ang tubig, pwede po siyang tubig kahit walang isda. Pero ang isda, hindi pwede pong maging isda nang walang tubig. Pakisabi sa katabi, huwag matigas ang ulo. Sunod lang na sunod. Tama po ba mga kasama? Sabi ng Panginoon, ikinumand doon sa lupa, magkaroon ng puno. Alam niyo po ba ang lupa? Magiging lupa kahit walang puno. At napakatindi ng lupa. Kahit di ka maligo, magkakaroon ka niyan. Ganon katindi ang lupa. May lupain ka. Saan? Sa leeg. Saan palupain mo? Sa kuko. Pero ngayon, iba na! Makaka-acquire ka na kasi pagpapalain ka ni Lord. Sabi ng Panginoon, magkaroon ng puno doon sa lupa. Kinuman yung soil, nagkaroon ng tree. Alam niyo ba yung soil siya kahit walang tree? Pero ang tree, hindi po siya maging tree na wala ang soil. So the peace belongs to the water. The tree belongs to the ground. Pero ang maganda, ito, we are created in the image and likeness of God. God is still God without us. But we cannot live a life without God. Sabi mo sa katabi, huwag mo nang subukan. Magugulo ka. Sino dito ang excited na gusto mo ayusin lahat ngayon? Lord, pakiayos mo ako. So ipag-pray natin. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang pinagdadaanan natin, may matinding gagawin si Lord. Sino masayang-masaya ngayong umagang ito? May matinding gagawin sa atin ng Lord. And then, third thing, we need to pray with transparency. Sabi mo sa katabi mo, we need to be transparent. Anong ibig sabihin ng transparent? Yung lusutan ka ba? Yung wala, yung bang pag iniskan kang ganun, kayang-kayang makita yung anuman dumi. Hello? Do not be hypocrite. Huwag kang gagawa ng pasad. No, huwag kang gagawa ng pasad. Anong ibig sabihin ng pasad? Yung bang meron kang pang-front. Pakisabi sa katabi, may pang-front ka ba? Hindi mo pinakikita kung sino ka talaga. Lahat ng bagay na lihim mo, alam ni Lord. Pati yung mga bagay na lihim mong mabaho, alam din ni Lord. Hello? Sino may naiintindihan dito, mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon? Sino masayang-masaya, mayroong gagawin ng Diyos sa buhay mo ngayon? So we need to pray with transparency. So everything is not secret to the Father. Wala pong sekreto sa Tatay. The Father sees what is done in secret. So kaya kung ano man ang nangyayari sa buhay natin ngayon, mga kapatid ko, mga kasama, yan po ay resulta ng mga bagay na nangyayari sa atin. Alam ko po, nakita ng Diyos lahat yan. So if you want to be blessed, live a life with God. So kaya mga kasama, kapag mananalangin tayo, transparent tayo. Sabi mo sa Panginoon, katropa mo siya, kabarkada mo siya, kaibigan mo siya, kasi person siya. Makapangyarihan siya. Sabihin mo pag-asar ka. Sabihin mo pagka nagagalit ka. Sabihin mo pag malungkot ka. Anumang bagay, sabihin mo kay Lord, katropa mo siya.
Si Lord wala lang po siya dito, kasama po natin siya araw-araw. No, hindi po siya naandito lang, what I mean. So hindi po siya naandito lang, kasama mo siya araw-araw. Pray with transparency. Sabihin mo na natutokso ka. Panginoon, bigyan mo ko ng lakas sa mapagtagumpayan to. Hindi ikaw malakas, si Lord ang malakas. Naiinis ka sa asawa mo, naiinis ka sa anak mo, naiinis ka sa kapaligiran mo. Pero sabi ni Lord, sabi mo sa akin yan, bibigyan kita ng lakas. Huwag kang bibigay. Hindi porke ininis ka, makikita ang pagiging anak ng demonyo. Tinan mo yung katabi mo, mukhang nakaka-relate. Kumusta pamilya natin? Hindi porke nag-church tayo, magiging maayos yan. Depende sa pagsunod mo yan. Tama po ba mga kasama? Doon sa sekreto mo. Doon mo po i-conquer lahat doon sa secret place. And then last and final, yung pang-apat po is, it is time to pray. Pray with expectation. Pakisabi, pray with expectation. Pray with expectation. So mga kasama, kapag nananalangin ka, matindi yung iyong expectation. No, matindi yung expectation mo na, yung parang ganito, no? Naglilihi pa lang, yung wala pa, nasa stick pa lang siya sa pang-test. Pero alam mo, may ilalabas. May alam mo, ilalabas. Hindi pa siya bumubukol, hindi pa siya lumalaki. Hindi ako buntis, pinalaki ko lang po. Pero alam mo, may ilalabas. With expectation. Tandaan niyo po, kung ano ang ginawa mo sa secret, yan po yung madideclare in public. Kaya ho mga kasama, hindi tayo nakukot by surprise. Tingnan niyo po yung sabi ng John chapter 15, verse 16. So the Father will reward us. Now we will receive what we ask. In John chapter 15, verse 16, you did not choose me. Let God speak to you about that. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Kaya hindi tayo dapat magmalaki na tayo nandito. So why we are here, it is because of God. Because of His unfailing love. Wala pong karapat dapat kay Lord. Lahat tayo palpak. But sabi niya, but I've chosen and commissioned you to go into the world to bear fruit. So ibig sabihin, ang relasyon natin sa Panginoon, we will become fruitful. And sabi niya, and your fruit will last because whatever you ask of my Father, for my sake, He will give it to you. Are you excited to receive from the Father? But you need to pray in secret. Conquer it. Receive it in secret. In the name of Jesus. Sabi mo sa katabi mo, walang imposible sa Diyos. Ibibigay niya yan sa'yo. No, kaya lang ang problema, baka hindi tayo humihingi kasi satisfied na tayo sa mga ino-offer ng enemy. Do not settle for less. Aim for the best. You are designed for the best thing. The greater things because our God is great. Sabi mo sa katabi mo, may nakadisenyo pala para sa'yo. Ang problema lang, kaya hindi ka tumatanggap kasi hindi ka lang hihingi. So that's the problem. May mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Available naman ang miracle sa'yo. Available naman ang restoration and reconciliation sa'yo. Available naman ang wealth sa'yo. Ang problema lang, hindi ka humihingi. Kontento ka na dyan. Kontento na kasi nagalaw mo. Sabi mo sa katabi mo, simula ngayon, maghahangad na ako na magigandang bagay sa buhay ko. No, tingnan nyo, mabuti ang mga bagay na ito. No? Kaya po dapat maintindihan natin. Tingnan nyo po itong John chapter 16, verse 24. No? John 16, 24. Until now, you have been bold enough to ask the Father for a single thing in my name. But now, you can ask and keep on asking. Sabi mo sa katabi mo, keep on asking. And you can be sure that you'll receive what you ask for and your joy will have no limits. Are you excited for the joy that has no limits? So you need to continue ask. So marami ka pang pwedeng magkaroon ng kagalakan. Pakisabi sa katabi, excited ang Lord sa buhay mo. Kapag humihingi ka. No, kapag humihingi. Kaya mga kapatid ko, time to pray. No, time to pray. And then, allow God to work in your life. So, magkaroon tayo ng expectation. Hihingi natin kasi ibibigay ni Lord. Amen. For God, nothing is impossible. Amen.
miracle upon miracle may experience natin ito mga kasama. This is our time to pray. So pakisabi sa katabi, time to pray. And the best time is now. Hindi po sa nakaraan, hindi po bukas, ngayon. Sino dito yung excited ka na magpe-pray ka palagi? Pray without ceasing. No, sabi po ng Thessalonians yan, manalangin tayo ng walang patid. So ibig sabihin, meron tayong constant lifestyle of prayer. As if it is your breath. Yan po yun, it is as if it is our heartbeat na lagi tayo nagpe-pray. Kasi every time we pray, we do it in secret and you will become victorious. And the enemy has nothing to do with your life. Mga kapatid ko, mga kasama na nandito ngayon, alam niyo po, ang problema po natin sa harapan ng Diyos, pride. Because we try to live outside the presence of God. We are trying to live without God. That's pride. Sinusubukan nating mabuhay na wala ang Diyos. Bakit? Kontento ka na sa mga bagay na binibigay sa atin ni Satanas. Tandaan niyo po, hindi ho lahat ng bagay na merong kagaling sa Diyos. Alam niyo po, paggaling sa Diyos, ever-increasing. Pakisabi sa katabi, ever-increasing. Paggaling sa Diyos, walang maintenance. Paggaling sa Diyos, walang stagnant. Paggaling sa Diyos, walang hardship. Paggaling sa Diyos, walang trouble. Paggaling sa Diyos, walang shortage. It is full of abundance. So yan po yung galing sa Diyos. Hindi ka nahihirapan. So pero pag galing sa enemy, bibigyan ka ng konti, pahihirapan ka, akala mo malaki na, pero lalayo ka sa Diyos. Mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, do not settle for less. Aim for the best. And our God is the God of the best. He is the God of not just the best, that God is great. So kaya mga kapatid ko, anumang bagay sa buhay natin, gusto kong magministeryo sa inyo sa ganitong paraan. Maaring may sekreto ka, pero hindi yung pagtawag mo sa Diyos, hindi yung pagkausap mo sa Diyos. Maaring may sekreto ka, pero hindi yun. Nandito tayo sa sekreto ng pool of pride. Alam niyo po ba yung pride is just an envelope? At sa loob ng envelope na pride na yan, meron po diyang fear. Meron po diyang anger. Meron po diyang doubt. And then meron din po diyang sin. Those things are hindrances for God to work freely in our life. Fear, doubt, and anger. Sometimes, yun po yung meron tayo kaya hindi natin maranasan yung sekreto ng Diyos sa buhay natin. Yung pong fear, parang hindi ka natatakot. Pero sa loob mo, nandun ang takot. Ano yung takot? Kumusta ako bukas? Ano ang aking future? Yan po yung mga fear. Yung pong iba, natatakot po doon sa responsibility. Kaya po, pwedeng mag-settle sa mali kasi natatakot ako, hindi pa ako handa. Kung hindi ka handa dyan, huwag ka pumasok dyan. Meron pong doubt. Ano mo yung doubt? Yan po yung pinaka mahirap. Yung parang sumusunod pero hindi. Parang naniniwala pero hindi. Tumatanguyan pero walang disenyo sumunod o walang desire na sumunod. Secret doubt. Yung nagcha-church ka, kamusta kaya ang future ko? Para namang walang pag-asa. Para namang wala nangyayari sa akin. So kung yan po yung mga nararanasan natin sa buhay na parang nagkakaroon tayo ng duda, ng alinlangan natin sa Panginoon, yan po yung kasama ng envelope of pride. Then meron ding secret anger. No, maaaring may secret fear, secret doubt, secret anger. Yung bang galit ka sa puso mo. May galit. Alam nyo ba ang taong galit? Madaling manisa yan. Madaling makita niya yung mali ng iba kasi galit yan. Yung emotion niyan unstable. Maaaring mayroong secret anger. At itong pinaka-crucial sa lahat.
meron tayong secret sin. Alam niyo po yung secret sin na yan? Ang tawag ko dyan yung pet sin. Yung meron kang inaalagaan pero kasalanan. Yung anytime na gusto mong balikan yung kasalanan, yung pupuntahan mo lang. Alam niyo po, pag meron kang secret sin, lalaki po yan. Later on, hindi na siya pet. It will become monster that will kill you. Yung mga bagay na inaalagaan mo, magiging monster yan para patayin ka. Because the enemy's desire is for you to kill, to steal, and for you to destroy. Nanakawang ka niya talaga. Wawasakin ka niya talaga. Papatayin ka niya talaga. So do not settle for the secret of fear, secret of doubt, secret of anger, secret of sin. Do not be settled. Dito tayo sa Panginoon. Paano ka makakapunta doon? Doon sinabi ng verse. 1 John chapter 1, verse 9. 1 John chapter 1, verse 9. 1 John 1:9 says, if you confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Yes, we committed mistakes. We committed failures sometimes. But the most important thing is we know how to go back to the Father. Do not settle dito sa influence ng kaaway. Mag-settle tayo dito sa secret place natin. It's time to pray. Time to pray. So mga kapatid, mga kasama na naandito ngayon, I just want to pray for you. Let's stand in our feet. Maaring sa buhay mo meron kang itinatago. At ngayon, meron tayong maganda na natutunan sa umagang ito. Tinuruan tayo ng Panginoon paano tayo mananalangin, and that is secret. It is the secret place with God. We need to do it alone. Hindi po tayo nandito para sa buhay na walang magandang resulta. Ikaw ay para sa buhay na maganda. So mga kasama, mga kapatid ko, pwede bang mag-pray tayo ngayon? Just worship God. Give Him glory. Give Him honor. Just worship Him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you. Thank you for your word. Thank you for your presence, Holy Spirit. Salamat po ng marami, Panginoon. Pinupuri kita. Niluluwalati kita, Panginoon. And then, Lord, lumalapit kami sa'yo. Nang taos puso. Nang totoo. Lord, sa pananalangin namin, Panginoon, turuan mo po kami na maging maayos ang aming karakter. When we pray, O God, when we pray, it is not to bring petition, but to get your presence. Father, as we come to you, turuan mo po kami, Panginoon, lumapit sa iyo. Holy Spirit, give freedom to us, Lord. Maaring may mga bagay kami sa sekreto namin, Panginoon. Sekreto ng kadiliman, pero hindi nakaliwanagan. Lord, expose it right now, Lord. Oh, Lord, we worship you. I open up my heart to you now. And so, Jesus, thank you. So do what only you can. We worship you, Lord. We honor you. Come on, let's worship God. He is the King of Kings and the Lord of Lords. His name is Jesus. And He teaches us to pray. Jesus. He is the one.
When we pray, we are touching heaven. And when we touch heaven, we encourage the heavenly forces to back up us. His influence upon our lives, upon our family, upon our situation. So the kingdom of God ascend to us if we pray. But I tell you today, you cannot touch heaven if you are still holding on what is in darkness. So today, just let it go. What is the influence of darkness in your life? Just surrender it to God. Just raise up your hands. Maybe you have a secret fear. Maybe you have a secret doubt. Maybe you have a secret anger. Maybe you have a secret sin. And that is in secret. Nobody knows. But let us surrender to God right now. I-surrender natin sa Panginoon. Lord, isinusuko namin sa iyo ang lahat ng bagay na influensya ng kaaway. It is enveloped by the pride. By pride. Lord, we surrender it to you right now. Lord, lumalapit po kami, Panginoon, sa iyo. Sinusuko namin, Panginoon, ang tagong pagdududa. Ang tagong galit. Ang tagong takot. Ang tagong kasalanan. Lord, we surrender it to you, Lord. Lord, pinapakawala na po namin, sinusuko na po namin ito, dinadala namin sa krus ng Kalbaryo. At Lord, para po ma-enjoy namin yung pong secret place that brings us victory. The secret place na naandun ka, O Diyos Ama, na naunawaan mo, nakikita mo, Panginoon, ang aming mga sitwasyon. But today, God, you are the God who forgives. You are the God who loves. You are the God who restores. You are the God who blesses us. Lord, we receive the blessing, Lord. We receive your forgiveness. We receive your restoration. And most especially, O God, we receive freedom today. We receive freedom today. Lord, wala na pong impluwensya ng kaaway o nakasabahan na bibigyan pahintulot namin sa aming buhay. Lord, starting today, this is the time to pray. This is the time to have communion with you, O God. This is the time we have intimacy with you, O God. This is the time for us to ask the impossible things, Lord God, in our life. Father, because we are born for impossibilities. We are born for miracle. We are born for supernatural. Because you are our supernatural God. Lord, bless each and every one of us. This is what we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Bigyan natin ng the best clap si Lord because He